Sa video natin ngayon ay kikwento ko sa inyo ang horror thriller movie noong 2010 na pinamagatang Barrowman. Sa simula ng movie ay lumabas si Graham para pumunta sa isang park. Nakaupo lang sa swing si Martin habang ang ibang mga bata naman ay naglalaro sa park. Ang kanyang ina ay nasa loob ng bahay at kausap nito ang nurse na mag-aalaga kay Martin. Sinabi nito sa nurse na may condition si Martin na hindi nakakaramdam ng physical pain. Lumapit si Graham kay Martin para sabihin dito na bibigyan niya ito ng bike kaya sumama naman ang bata. Pero agad nitong sinakay si Martin sa kotse at kinidnap na ito. Sa bahay ni Graham ay makikita natin ang isang babae na nakatali. Hiniwa rin ni Graham ang mukha ni Martin pero dahil sa kondisyon ng bata ay hindi niya nararamdaman ang sakit. Pumunta na rin si Graham sa babae para saksakin ito ng paulit-ulit hanggang mamatay. Pinapanood ito ni Martin at dahil sa takot ay sinubukan niyang umalis pero naabutan siya ni Graham. Pagkalipas ng ilang taon ay sinundo si Ali ng kanyang tito na si Jonathan dahil makikitira na siya dito. Pagkadating nila ay sinalubong siya ng kanyang pinsan na si Wendy at ng kanyang tita. Sa ibang scene naman ay pauwi na ang isang waitress pero hinaraan ni Jonathan ang kanyang sasakyan. Nagalit ang babae dito kaya kinumpranti niya si Graham pero sinuntok lang siya nito kaya nawalan siya ng malay. Dinala ni Graham ang babae sa basement at tinali niya ito. Humihingi ng tulong ang waitress pero sinabi ng isa pang babae na hostage din ni Graham na baliwala ang kanyang pagsigaw dahil papatayin din sila ni Graham. Si Ali naman ay nag-jogging at napadaan siya sa bahay ni Graham na mukhang abandonadong gusali. Dito niya nakita si Martin na nakatingin sa kanya pero bigla naman itong nagtago. Nagpatuloy lang sa pag-jogging si Ali at muntikan na siyang mabangga ng isang truck. Nakaiwas naman si Ali pero na-injured na ang kanyang mga paa. Buti na lang ay nakita siya ni Billy kaya pinuntahan siya nito para tulungan. Pumayag din si Ali sa alok ni Billy na ihahatid na siya nito pauwi. Pero nang makita ito ni Jonathan ay hindi niya nagustuhan na parang magaan ang loob ni Ali kay Billy. Sa loob naman ng basement ay kumuha si Graham ng kutsilyo para patayin na ang ikalawang babaeng hostage. Habang pinapatay niya ang babae ay tumakbo naman si Martin pero nakita nito ang bull skull na nasa pader. Agad naman siyang sinundan ni Graham at sinabi nito sa bull skull na siya na ang bahala kay Martin. Dinala ni Graham ang bata sa isang cage at habang naghuhugas ay may kinakausap si Graham na anino sa kanyang likuran. Kinabukasan ay hinitid ni Jonathan si Ali sa school. Tinanong ni Ali kung sino ang bata na nakita niya sa abandonadong bahay pero sinabi lang ng kanyang tito na baka napadaan lang ang bata dito at winarningan din siya nito na huwag pupunta sa loob ng bahay. Sa basement ay nililinisan ni Graham si Martin gamit ang mainit na tubig. Inutusan din niya ang bata na linisin ang dugo ng babae na pinatay ni Graham. Gusto sanang mag-try out ni Ali sa varsity ng school pero na-disappoint siya dahil cheerleading team lang pala ang meron dito. Dahil hindi naman siya interesado ay umalis na lang siya sa school para pumunta sa bahay ni Billy. Pagkadating niya kina Billy ay nagkwentuhan sila at dito na rin siya inakit ni Billy para sa isang date. Hindi pa man nakakasagot si Ali ay tinawag na si Billy ng kanyang ama na nasa loob ng bahay. Pumasok din si Ali sa loob para tulungan si Billy na ibalik ulit sa wheelchair ang ama nito. Nang pauwi na si Ali ay nakita niya si Graham na nakatayo sa driveway nito at nakatingin lang sa kanya. Sa basement ay tinanong ni Graham si Martin kung bakit lagi itong tumatakbo kapag pinapatay na niya ang kanyang mga biktima kahit hindi naman nakakaramdam ng sakit si Martin. Pagkadating ni Ali sa bahay ay naghihintay na sa kanya ang mag-asawa. Nagalit sa kanya si Jonathan dahil late na siyang umuwi at nang sunduin siya nito sa school ay wala rin pala sa school si Ali. Sa basement ay humingi ng tulong ang waitress kay Martin kaya pinakawalan siya ng bata. Si Graham naman ay nagsusulat tungkol sa kanyang mga biktima. Kinakausap din niya ang bull skull na nasa likuran niya at tinatanong ito kung bakit siya nito pinapahirapan. Nakatakas naman na ang waitress sa tulong ni Martin. At nang makita ni Graham na wala na ang babae sa basement ay agad niya itong hinanap. Kumuha ang waitress ng meat hook at nagtago, nang makakuha siya ng pagkakataon ay sinugod niya si Graham pero nahawakan naman siya nito at sinuntok. Kinuha ni Graham ang meat hook at sinabit dito ang waitress. Nilagay din niya ito sa furnace at niluto ng buhay ang waitress. Pinagalitan din ni Graham si Martin dahil sa ginawa nito at bilang parusa ay siya ang maglilinis ng bangkay ng babae sa loob ng furnace. Nagsimulang kausapin ni Graham ang bangkay ng kanyang ama na may takip na tela. Ito ang dahilan ng pagkakaroon ni Graham ng trauma dahil lagi siyang sinasaktan ng kanyang ama. Ang iniimagine din pala ni Graham na anino at bull skull na kinakausap niya ay walang iba kundi ang kanyang ama. Sa kasunod na araw ay dinidiscuss ng teacher ni Ali kung paano naapektuhan ang mga bata sa kanilang mga nakikita at naririnig araw-araw.
Pagkatapos ng klase ay nag-jogging ulit si Ali, dito niya nakasalubong si Billy at inakit siya nito na kumain sa isang restaurant. After nilang kumain ay pumunta rin sila sa isang abandonadong outdoor theater. Sinabi ni Billy na namatay ang kanyang ina sa pneumonia at na-paralyzed naman ang kanyang ama dahil sa isang construction accident. Sinabi naman ni Ali na namatay ang kanyang mga magulang sa isang car accident kaya ang kanyang tito na si Jonathan na ang kumupkop sa kanya. Pareho silang attracted sa isa't isa kaya nagsimula na rin silang mag-kiss. Sa ibang scene naman ay lumabas si Graham para may puntahan gamit ang kanyang sasakyan. Dahil busy sina Ali at Billy ay hindi na nila napansin ang isang sasakyan na tumigil sa hindi kalayuan. Nagulat silang dalawa na si Jonathan pala ito at pinapauwi na nito si Ali. Habang pauwi na sila ay sinabi ni Jonathan na hindi niya gustong nakikipag-date si Ali sa mga lalaking katulad ni Billy dahil hindi ito mapapagkatiwalaan. Sa basement naman ay tinawag ni Graham si Martin at binigyan ito ng kutsilyo para saksakin ang babae na bagong kinidnap nito. Tumanggi naman si Martin kaya si Graham na ang pumatay dito habang nanonood sa kanya ang bata. Pagkatapos ni Graham ay pinarusahan niya si Martin dahil hindi ito sumusunod sa kanya. Kinabukasan ay naghahanda na si Ali sa kanyang pag-alis at manirahan na lang ng solo. Pero pinipigilan naman siya ng kanyang tita at sinabi rin ito na nagpakamatay ang nanay ni Billy na nag-cause ng trauma dito at nagsinungaling ito kay Ali nang sabihin ito sa kanya na dahil sa pneumonia. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ni Jonathan kay Billy. Para makapag-isip-isip ay nag-jogging muna si Ali. Dumaan siya sa bahay ni na Graham at nakita niya ulit si Martin na nakatingin sa kanya. Sa mga oras na ito ay sinundan na niya ang bata at dito rin niya napansin ang isang bull statue na nakalagay bago pumasok sa bahay. Nakita ni Ali ang mga gamit ni Graham sa basement pati na rin ang journal ng mga biktima nito. Nakita niya si Martin na nasa isang sulok kaya inakit niya itong sumama sa kanya pero dumating naman si Graham at sinuntok siya nito kaya nawalan siya ng malay. Pinasalamatan din ni Graham si Martin dahil nagawa niyang mapasunod si Ali. Kinabukasan ay hahanapin na sana ni Jonathan si Ali dahil hindi ito umuwi. Pero dumating naman sa kanila si Billy at tinatanong din ito si Ali. Akala ni Jonathan ay magkasama silang dalawa pero sinabi naman ni Billy na hindi pa niya ulit nakakasama si Ali. Sinisi naman ni Jonathan si Billy sa pagkawala ni Ali kaya nag-away ang dalawa. Nang papatayin na ni Graham si Ali ay narinig nito na nasa labas si Jonathan at hinahanap si Ali. Lumabas naman si Graham para sabihin kay Jonathan na hindi niya nakita si Ali. Pero pinipilit ni Jonathan na pumasok sa loob para tingnan si Ali kaya kumuha ng shotgun si Graham at binaril ito. Bumalik si Graham sa basement at inilipat niya ng pwesto si Ali sa isang soundproof na kwarto. Sa loob ng kwarto ay nakita ni Ali ang lamang loob ng tao pati na rin ang ibang bangkay ng mga babae. Napansin naman ni Billy ang sasakyan ni Jonathan sa tapat ng bahay ni Graham kaya pumunta din siya dito. Nakita naman siya ni Graham pero hindi siya nito pinigilan na makapasok sa loob. Nakita na ni Billy na nakalock sa loob si Ali kaya tinulungan niya itong makalabas. Nagawa namang masira ni Billy ang kadena ng pinto pero nasa likod na niya si Graham. Sinusubukan ni Ali na ituro si Graham pero dahil soundproof ang kwarto ay hindi naririnig ni Billy kung ano ang kanyang sinasabi. Nagawang mapatay ni Graham si Billy nang walang kahirap-hirap. Nag-i-imagine din si Graham na inuutusan siya ng bull skull na patayin si Martin pero hindi siya pumapayag dahil hindi niya kayang pumatay ng inosenteng bata. Binasag niya ang bull skull pero pagkatingin niya dito ay buo ulit ang bull skull at walang kasira-sira. Dahil dito ay sinunod na niya ang utos nito na patayin si Martin. Dito natin malalaman na sobra na ang mental health issue ni Graham dahil sa kanyang childhood trauma na nakuha niya sa kanyang ama. Kinausap ni Graham si Martin na nasa kusina, pero wala naman itong pakialam sa mga sinasabi ni Graham kaya sinaksak niya ang kamay nito pero hindi naman nasasaktan si Martin. Si Ali naman ay nagising na at nakita niya ang isang stick kaya ginamit niya ito para buksan ang pinto. Pumunta siya sa kusina para tanggalin ang kutsilyo sa kamay ni Martin at isama ito sa pagtakas. Sinipa din ni Ali ang bull statue sa labas para iparamdam kay Martin na hindi niya ito dapat katakutan. Si Graham naman ay kinuha ang bangkay ni Jonathan at pumunta ito sa bahay ni na Jonathan at inatake kaagad ni Graham ang asawa nito, habang si Wendy naman ay nagtago sa taas. Nagawang mapatay ni Graham ang babae sa pagsaksak sa dibdib nito. Kinuha din niya ang bangkay ni Jonathan para ilapit ito sa bangkay ng kanyang asawa at sinimula na rin niyang sunugin ang kurtina para magkaroon ng sunog. Nang papatayin na rin niya si Wendy ay sinabi ng bata sa kanya na huwag sasaktan ang alaga nitong aso. Dahil sa inosenteng ugali ng bata ay bumalik na sa tamang pag-iisip si Graham at nagigilty sa kanyang ginawa. Sinabi nito kay Wendy na pumapatay siya para maghaganti sa kanyang ama na nag-cause sa kanya ng trauma.
Nang kukuhain na ni Martin si Wendy ay dumating naman na si Ali para patayin si Graham pero nakatakas pa rin naman ito. Pumunta si Ali sa baba para tumawag sa mga pulis at dito rin niya napansin na nawawala na si Martin. Binuksan niya ang pinto pero bigla siyang sinaksak ni Martin. Paulit-ulit lang siyang sinaksak nito hanggang mawala na rin ang buhay si Ali. Tumaas din si Martin para patayin si Wendy at ginawa niya ito habang nasusunog na ang bahay. Si Graham naman ay bumalik sa kanyang bahay at sinundan siya ni Martin. Kumuha si Martin ng axe para gamitin sa pagpatay kay Graham. Kinabukasan ay dumating na ang mga bumbero at mga pulis sa bahay ni na Jonathan. Pero dahil nasunog ang buong bahay ay tinitingnan lang nila ito bilang isang aksidente. Kinuha naman ni Martin ang mga buto ni Graham para isabit ito kalapit ng bull skull. Dahil sa mga naranasan ni Martin at sa nakikita niya araw-araw ay nagkaroon na siya ng trauma katulad ng kay Graham. Pagkalipas ng 5 taon ay sa abandonadong bahay pa rin nakatira si Martin. Malaki na siya at nang makita niya ang isang babae na kaedad niya ay malinaw sa kanya na gusto niya itong patayin. Dito na rin nagtatapos ang movie na Bereavement. Maraming salamat sa panunood.